Ang pagbagsak ng Malacca sa mga Portuges ay nagdulot na ang mga Muslim ay dumaong sa iba't ibang mga pantalan. Sa ilang mga panahon, ang mga daungan sa hilaga ng Sumatra ay naging daungan para sa kanila. Noong 1524, ang Aceh sa Sumatra ay sumakop sa Pasay at ang Aceh ay naging pangunahing daluyan na sa pamagitan nito ay napatibay ang Islam sa Java mula sa Muslim India at iba pang mga sentrong Islamiko sa mga lupalop ng mga Arabo. Ang pagbagsak ng Malacca ay nagdulot din na ang Brunei ay maging isang sentro ng komersyo. Noong 1500s, ang impluensya ng Brunei ay lumaganap na sa mga isla ng Pilipinas. Ang Sultan Bolkiah, sina Khoda Ragam, ang ikalimang sultan ng Brunei ay nagkaroon ng ugnayan sa Sultan ng Sulu sa pamagitan ng pag-aasawa at naiulat sa Brunei Salasila na siya ay sumakop sa bansa na tinatawag na Selurong na pinaniniwala ang tumutukoy sa Maynila. Sa katotohanan, sa panahon na ito ay mayroong pamayanan ng mga taga-Borneo na namumuhay kasama ng katutubong populasyon sa bunganga ng Ilog Pasig sa Maynila. Noong 1521, nabihag ng natitirang mga tauhan ni Magellan ang isang sasakyang dagat ng Brunei sa dagat malapit dito. Nasa barkong ito ang apo ng Sultan ng Brunei at anak ng Raja ng Luzon. Ito ay walang iba kundi si Raja Matanda. Siya ay isang opisyal ng hukbong dagat ng Brunei at tumungo roon upang mapangasawa ang isang pinsan. Sa pagbubuod, ang mga pinuno ng pamayanan sa Maynila ay kamag-anak ng royal family ng Brunei. Ang mga pakikipag-asawahan na ito ay nagpatuloy hanggang sa tuluyang masakop ng mga Kastila ang Maynila noong 1571. Nalalaman ng mga Kastila noong panahon ni Legazpi na ang mga katutubo na namumuno sa Maynila at Tondo ay hindi lamang mga nanggaling ng Borneo, bagkus ay mga kamag-anakan din ng mga sultan ng Brunei. Ang isa sa mga asawa ni Raja Sulaiman ay anak ng sultan ng Brunei na maaring si Abdul Kahar, ang ika-anim na sultan ng Brunei. Ang mga Kastila ay nag-ulat tungkol sa kanilang pag-iwas sa baboy at alak at sa pagpapatuli ng mga nananahan sa dalawang pampang ng Ilog Pasig sa Tondo at Maynila. Nasaksihan din nila rito ang paggamit nila ng mga pangalang Muslim. Na isang bagay na hindi nila naiulat tungkol kina Humabon at Lapu-Lapu sa Cebu at Mactan. Noong 1578, nalaman ng mga Kastila na nagtuturo at nagpapaliwanag ng Quran sa Balayan sa Batangas. May mga naiulat din na mga pamayanan ng mga Muslim sa Mindoro, Pampanga, Bulacan at iba pang mga lugar sa Katagalugan. Ngunit matapos ang ilang taong pananakop ng mga Kastila, ang mga lugar na iyon ay tuluyan ng naging Kristiyano at naglaho na ang Islam dito.